video. Kailan nga ba dapat i-give up ang relasyon mo? If you're asking yourself, should I give up on him? Should I give up on her? That's a bad sign. But make sure muna na yung mga signs na pag-uusapan natin dito ay nakikita nyo na sa relasyon. Hindi dahil gusto mo lang makipaghiwalay. Nang sa ganun, masabi mong quits and ready ka na mag-move on. Kung madalas mo nang natatanong sa sarili mo ang mga tanong na yan, kung dapat ko na nga ba siyang i-give up, well, merong good news at merong bad news dyan. Ang good news dyan is kahit papaano, merong ka pa ring natitirang feeling sa kanya, kaya kinukonsider mo pa ang mga tanong na ito. And ang bad news naman is kahit na may feelings ka pa sa kanya, eh mas pinipili mo na lang na iiwan ang feelings na ito. Yung kasabihan na there is no such thing as perfect. Dapat tanggapin na natin yan. Pero hanggang saan nga lang ba dapat yung boundary mo para patuloy mong panghawakan ang kasabihang ito? Number one signs na hindi na magbabago ang taong ito. Dinadaan mo na lang sa panalangin. You keep on praying na sana magbago siya. Yung pakiramdam mo, miracle na lang yung makakapagpabago sa kanya. Meaning, ganun na kalala yung taong ito at malamang sa malamang ginawa mo na ang lahat ng paraan na alam mo para mapagbago siya. At walang ibang dapat na tao na mag-change dyan, kundi ikaw lang. Number two, well, he can simply give you what you need. Minsan, the hardest things na nare-realize natin sa buhay natin na yung taong mahal natin, hindi pala sila yung kailangan natin para maging buo tayo. Kapag nag-i-invest kasi tayo in someone, nag-expect din tayo minsan na doble yung maiprovide nila na pagbalik nung investment natin sa kanila. Sometimes, hindi mo talaga maalis sa sarili mo na maging selfish. Kasi, the more na nag-i-invest ka sa kanila, gusto mo doble yung balik nila sa'yo. So, pakaramdam mo, kahit na nandyan, yung taong mahal mo, hindi pala siya yung makakapag-fulfilled ng happiness mo. Maraming nasa relasyon, nakasama nila yung taong mahal nila, pero hindi sila masaya. Dahil nga, hindi neto na ipoprovide yung pangangailangan mo para maging masaya ka. Pangatlo, may boses dyan sa ulo mo na nagsasabi na hindi tama. Huwag mong baliwalain yung boses na meron dyan sa ulo mo dahil yan yung honest thoughts mo. Iba yung sinasabi ng puso natin, iba rin yung sinasabi ng ulo natin. The inner voice is always right. Pag nag-dictate ang ulo mo sa'yo na hindi tama ang nangyayari, hindi talaga tama yan. Another thing, yung tipong nagbe-beg ka na ng love and attention sa taong ito. Kapag nagbe-beg ka na ng love and attention ng isang tao, well, you deserve better. Hindi ka dapat nagbe-beg ng attention sa tao. Yung tipong magmamakaawa ka ng attention niya na dapat tratuhin ka niya ng may respeto, then ini-ignore ka niya kahit sabihin mo ito sa kanya. Kung hindi ka niya kaya bigyan ng attention, well, that's a sign ng lack of respect siya sa'yo. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pang babae, meron din po tayong pang lalaki. Another thing, kahit na anong sabihin mo sa kanya, wala na siyang pakialam doon. Hindi niya naririnig yung bawat hinaing mo. Kaya kahit na anong sabihin mo para ma-solve yung problema ninyo, ay wala talagang nasusolusyonan na problema. Yung tipong ayaw niya lang daw ng away, kaya ayaw niya makipag-usap sa'yo. Alam naman natin na ang communication ang pinaka-blood ng isang relasyon. Another thing, madalas ka na niyang sina-shutdown. Mag-uumpisa ka pa lang ng gusto mong sabihin sa kanya. Ang isasagot niya sa'yo, oo, narinig ko na yan, oo, alam ko na yan, tumigil ka na. Nagiging selfish na siya at wala na siyang plano mag-change para sa'yo. Kung gusto mo siya mag-grow up, in a very long time, wala pa rin nangyayari. Well, hindi yan maturity. It's
a selfish thing. Huwag kang pumasok sa isang relasyon kung ang pakikinggan mo lang palagi ay ang sarili mo. Another thing, he is addicted to something. Usually, ang salitang addiction, kapag itinambal natin yan sa relasyon, madalas pwedeng maidikit yan sa alcohol or sa drugs. But there's a lot of other addictions na pwedeng makaharm sa relationship ninyo. Kasama na dyan yung addiction sa porn, addiction sa mga video games, or addiction sa gambling. At pwedeng mailayo kayo nito sa isa't isa. Last one, hindi na ikaw yung priority niya. Not even one of his priority. Kung sa tingin mo ang gagawin niya muna lahat ng gusto niya, then bago ikaw, well, you are not top priority in his life. Ano mang priority yan, friends, trabaho niya, video games, drinking, lahat yan. Mas importante sa kanya kesa sa'yo, kapag ganito, probably you should give up on him or her. Kasi hindi na siya masaya sa'yo. Inaantay niya na lang na ikaw ang bumitaw sa kanya. Sa isang relasyon, dapat talaga isa sa goal ninyo dyan is paano ninyo mamimaintain yung joy and happiness between the two of you. Hindi lang yung mga pangkanya-kanya ninyong goal, but of course yung para sa inyong dalawa. Para umabot talaga hanggang dulo yung pagsasama ninyo. So yun lamang guys ang video natin for today. I hope may naibigay po akong tips sa inyo. At kung nagustuhan nyo pong ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyong matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!